10 pinakamalalim na butas na nahukay ng mga tao. Welcome sa Clark TV. Ang paghuhukay sa ilalim ng lupa ay kadalasang ginagawa sa paglibing ng mga patay at sa pagtanim ng mga puno o kung ano pa man natutubo mula sa lupa. Ngunit sa paglipas ng panahon, maraming mga siyentipiko at iba pang mga mangangalakal ang nagtangkang hukayan ng lupa at tingnan kung ano ang matatagpuan doon. Madalas nakakakita ng mga mamahaling bato o mga ginto sa ilalim ng lupa. Matatagpuan din ang mga nakatagong kayamanan mula sa mga naunang sibilisasyon. Kaya naman ay maraming tao ngayon ang nagiging interesado sa paghuhukay dahil sa pag-aakalang may mahahanap silang kapaki-pakinabang. Kaya't naririto ang mga listahan ng pinakamalalim na butas na nagawa ng mga tao, bunga ng kanilang pagnanasang pag-aralan o tuklasin kung ano ang mga nasa ilalim ng lupa. Number 10, Bingham Canyon Mine. Una sa ating listahan ay ang Bingham Canyon Mine. Kilala din ito bilang Kennecott Copper Mine at isa ito sa pinakamalaking minahan ng ginto na ginawa ng tao. Ang minahan na ito ay matatagpuan sa Salt Lake City, Utah at mayroong lalim na 1,200 meters. 107 taon na ang tagal ng minahan na ito sa industriya at mayroong itong higit na 1,900 na trabahador. Sikat ang minahan na ito dahil bilang isa sa mga pinakamasaganang minahan na pinagkukuhanan ng ginto, pilak at iba pang mga mamahaling metal. Number 9, Diavik Diamond Mine. Susunod sa Bingham Canyon ay ang Diavik Diamond Mine. Ito ay matatagpuan sa Yellowknife, Canada at ang may-ari ng Diavik Diamond Mine ay ang Rio Tinto, ang kumpanya na may-ari rin ng Bingham Mine. Mayroon itong lalim na 250 meters at halos 1,000 ang nagtatrabaho dito. Kada taon, nakakakuha ang mga minero ng 7 million carats o halos 1,400,000 grams ng diamonds. Isa sa pinakamahal at pinakamatigas na bato sa mundo. Dito rin nakuha ang 187.7 carat na diamond, ang pinakamalaking diamante na nahanap sa lupa. Ang diamanteng ito ay nakadisplay ngayon sa Smithsonian's National Museum of Natural History sa Estados Unidos. Number 8, Kimberley Diamond Mine. Ang Kimberley Diamond Mine naman ay matatagpuan sa Kimberley, South Africa. Ito ay binuo ni Johannes De Beer noong 1871. Tumigil ang pagmimina sa Kimberley Diamond Mine noong August 1914 dahil naubos na ang maaaring makuha na diamante at iba pang mga bato at metal mula sa minahan. Binansagan din itong The Big Hole dahil sa lawak ng butas at lalim ng butas ng minahan na ito. Mayroon itong lalim na 215 meters at halos 15 million carats o halos 3 million grams ng diamond ang nakuha mula sa Kimberley Diamond Mine. Maraming nagsasabi na ang Kimberley Diamond Mine ay hinukay gamit lamang ang mga pala at mga mining pick. Number 7, Joanneng Diamond Mine. Alam mo ba na may diamond mine na mas marami pa ang diamanteng mahuhukay kumpara sa Kimberley Diamond Mine? Ito ang Joanneng Diamond Mine at ang minahan na ito ay kilala bilang pinakamayaman na diamond mine sa buong mundo. Tulad ng Kimberley Diamond Mine, ang Joanneng ay matatagpuan sa South Africa. Ang minahan na ito ay hinukay sa teritoryo ng bansang Botswana at nagsimula noong 1982. Mayroon itong lalim na 625 meters at noong 2006, mayroon ng 15.6 million carats o halos 3.5 million grams na diamante ang nahuhukay mula sa minahan na ito. Bukod sa mga diamante, nakakapaghukay din ang mga minero ng Joanneng Diamond Mine ng ore o isang bato na naglalaman ng tanso, pilak o ginto na maaaring magamit sa pangangalakal. Number 6, Woodingdene Waterwell in England. Kilala ang Woodingdene Waterwell ng England bilang pinakamalalim na balon ng tubig na hinukay gamit lamang ang mga kamay. Ito ay may lalim na 390 meters at ito ay nabuo noong 1862. Halos 4 taon ang ginugol ng mga manggagawa ng Britain's Guardians upang mahukay ang balon ng tubig na ito. Wala ring pahinga ang mga manggagawa sa paghukay at sila ay nagtitiis lamang sa ilaw ng kandila tuwing naghukay sila sa gabi. Isa sa mga rason kung bakit hinukay ito ay para makatipid ang Britain's Guardians sa pagpapatayo ng water pumps. Ang water pumps ay ang mekanismo na nagpapadali sa pagkuha ng tubig mula sa dinadaluyan nito. Number 5, Tautona Mine. Ang Tautona Mine ay kilala bilang pangalawa sa mga minahan na may pinakamalalim na butas. Mayroon itong butas na 3,900 meters at matatagpuan ito sa Carletonville, South Africa.
Simula noong 1962, mayroon ng halos 127.5 million grams na ginto, ore at iba pang mga bato ang nahukay mula sa Tau Tona Mine. Nagsara ito noong 2017 dahil malapit nang maubos ang ore reserves na ito at kakaunti na lamang ang pwedeng mahukay na ginto at iba pang mga mamahaling bato mula sa minahan. Napinsala din ang minahan na ito mula sa pagyanig ng lupa na nangyari sa South Africa noong mga taon ng 2015 hanggang 2016. Halos anim na manggagawa na rin ang naitalang namatay habang nagtatrabaho sa Tau Tona Mine. Number 4, Ice Cube Neutrino Observatory. Ang Ice Cube Neutrino Observatory ay matatagpuan malapit sa South Pole sa kontinente ng Antarctica upang maging detector o isang kagamitan na maaaring masuri ang neutrino sa daigdig. Ang neutrino ay isa sa mga pinakamaraming particle o gatiting na bagay sa mundo na matatagpuan ito sa halos lahat ng bagay na ating makikita. Matagal nang inakala ng mga siyentipiko na ang mga neutrino ay walang mass o timbang, ngunit sa pamamagitan ng Ice Cube Neutrino Observatory, mas napag-aralan ito ng mga siyentipiko. Mayroong 300 na physicist at iba pang mga siyentipiko na mula sa 12 bansa ang nagtatrabaho sa Ice Cube Neutrino Observatory. Ang United States National Science Foundation ang nagbibigay ng pondo para sa observatory at ang University of Wisconsin-Madison ang nagsisilbi na punong institusyon para sa observatory. Mayroong lalim na 1,500 meters ang observatory na ito at kaya nitong suriin kung galing mundo o galing outer space ang mga neutrino na natatagpuan sa lupa. Number 3, Mponeng Gold Mine. Ang Mponeng Gold Mine ay tinagurian na pinakamalalim na minahan sa buong mundo. Ang minahan na ito ay pagmamay-ari ng Anglo Gold Ashanti, isa sa pinakatanyag na kumpanya sa industriya ng pagmimina. Higit 4,000 meters ang lalim na ito at halos 5,400 tons na bato ang nahuhukay bawat araw mula dito. Umaabot din ng 65 Celsius ang init sa loob ng Mponeng Gold Mine, kaya naman ay mayroong ice pump o isang mekanismo na nagpapadaloy ng yelo pababa ng minahan upang mapababa ang temperatura at maging ligtas sa mga minero. Nagsimula ang minahan na ito noong 1986 at hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang operasyon sa minahan na ito. Number 2, Witwatersrand Gold Rush in South Africa. Ang Witwatersrand Gold Rush sa South Africa o kilala bilang Johannesburg, South Africa ay mayroong lalim na halos 3,600 meters. Isa ito sa mga gold reef ng South Africa o mga lugar kung saan maraming ginto ang maaaring mahukay mula sa lupa. Ang Witwatersrand Gold Rush ay binansagan ding El Dorado o siyudad ng ginto at kayamanan dahil sa kasaganaan ng ginto sa lugar na ito. Ayon sa mga siyentipiko, ang lupa ng Witwatersrand Gold Rush ay dating bahagi ng isang lawa, ngunit nang nagtagal ay naging isang lupain na nagtataglay ng maraming ginto at iba pang mga mamahaling bato. Number 1, Kola Superdeep Borehole. At ang pinakahuli sa ating listahan ay ang Kola Superdeep Borehole. Ito ang pinakamalalim na butas na nahukay ng mga tao. Mayroon itong lalim na 12,200 meters at ito ay hinukay ng mga taga-Soviet Union. Ang paghuhukay sa butas na ito ay bahagi ng isang proyekto ng Soviet Union na naglalayo na tuklasin ang mga sinaunang organismo na nabuhay sa ating mundo. Natagpuan ng mga siyentipiko mula sa Soviet Union ang mga fossils o mga labi ng mga microscopic planktons o mga organismo na mas maliit pa sa mga butil ng buhangin. Halos 20 taon na ang ginugol ng Soviet Union upang mahukay ang butas na ito at sinimulang hukayin noong 1965. Tumagos ang paghuhukay ng Soviet Union sa Baltic Shield Continental Crust o ang bahagi ng lupa na bumubuo sa mga kontinente ng daigdig. Itinigil ang paghuhukay dito gawa ng pagkabuwag ng Soviet Union at naging abandonado na ang lugar ng paghuhukay. Ikaw, may natagpuan ka na bang kakaibang bagay sa ilalim ng lupa? Comment down below yung masasabi mo para malaman namin. See you guys on the next video. Peace out! 10 pinakamalaking tambakan ng sasakyan at makina na di mo aakalain. Welcome sa Clark TV! Kapag naging luma ng mga kotse o mga ibang sasakyan na gawa sa bakal, hindi ito basta-basta tinatapon lamang. Ang mga bakal na mula sa mga lumang sasakyan ay binabaklas upang maibenta o magamit muli sa pagbuo ng panibagong sasakyan. Number 9, Arizona Plain Graveyard.
Bukod sa mga kotse, mayroon ding tambakan para sa mga lumang eroplano o iba pang mga sasakyang panghimpapawid. Ang pinakamalaking tambakan para sa mga sasakyang panghimpapawid ay ang Davis-Monthan Air Force Base sa Arizona.